Magandang araw mga kababayan. Welcome ulit sa ating YouTube channel. Ngayon yung ating update ngayong umaga. Second soft opening po ng ating Dolomite Beach. Parang rally po ang ating nakikita dito po sa entrance ng Dolomite natin mga kababayan, no? Ito po, napakaraming tao na nakikita po natin dito sa mga oras na ito. Ayan, may mga tinda-tinda po. Ayan, ang mga nagugutom, mga kababayan natin, mga masyal dito ng mga kababayan natin. Sa ano po ang masasabi nyo po mga kababayan, no? Sa pag-open ng ating Dolomite Beach mga kababayan. Pangalawang araw na po ito mga kababayan, no? Kaya hindi mapigilan ang social distancing po mga kababayan, ito po. Ayan. Siksikan po yung tao, hindi mapigilan ang pagdagsa ng tao ngayong araw mga kababayan. Linggo po, last day ata po ng pag-open ng ating Manila Bihog Dolomite Beach dito sa aming Phase 1 mga kababayan. Kumpulan po mga tao natin. Gusto po na makita o makaabang sa Dolomite Beach natin. So ito po yung tira natin sa dito. Patapos na rin po ito para mga December o tapos na talaga ito mga kababayan. Siyempre mga kababayan, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please huwag po natin kalimutan ang mag-subscribe. Hit po natin ang notification bell para lagi ka pong updated every time na may bago tayong upload na video patungkol dito sa Manila Bay Rehabilitation. At syempre, nagabigay din po ako ng vlog o video about Marcos Loyalist mga kababayan, no? Ayan. Pasalamat po tayo mga kababayan sa ating mahal na Pangulo, kaya kung hindi dahil sa kanya po mga kababayan ay hindi po masolusyonan ang mga sandamakmak na basura dito mga kababayan. Ay ito, hindi mo makikita mga ganitong tao dati mga kababayan, kasi ang makikita po natin dati sa dalampasikan ng ating Manila Bay ay napaka basura mga kababayan. Dami basura, masangsang namoy sa panahon ng mga dilawan mga kababayan. Ito po ang ating Pangulo ang nakasolusyon ng ating rehabilitation ng Manila Bay. Ito daw ang walang nagawa. Itong mga taong to na walang magawa mga kababayan, no? Nakakatawa, nagpapatawa itong mga taong to. Ang mga dilawan na to mga kababayan. Oh, kita-kita po ang pagdagsa ng mga tao na nagustuhan po ang proyekto na ito sa panahon ng ating administrasyong Rodrigo Roa Duterte. Oh, siyempre mga kababayan, patapos naman po ang termino ng ating mahal na Pangulo at iputo po natin ang karapat-dapat na ihalal sa darating na halalan mga kababayan. Election 2022 na naman po. Kaya ibuto po natin ang karapat-dapat mga kababayan na parang hindi po maputol at hindi po maundot ang mga proyekto na ito tulad nitong CR na ito. O tingnan na po natin. O, sabi dito, malakutin o hindi mo alam kung CR ba talaga o bahay mga kababayan, di ba? Parang nasa ibang bansa ka lang po, sabi nila dito. Pero kita-kita pong pagbabago ng ating Pilipinas sa panahon ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Kaya ayaw po natin mga kababayan. Ayaw pa po natin ng pagbabago. Sino naman pong ayaw sa pagbabago ito mga kababayan? Napakarami ang pagbabago sa ating Pilipinas. Mga tulay na nagtuto sa Velvet Program na pinatayo sa panahon administrasyong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Saan ka pa mga kababayan? Kaya tayo mga Pilipino, mag-isip-isip na po tayo mga kababayan. O sino po ang ating karapat-dapat na ihalal mga kababayan upang ipatuloy ng husto ang mga proyekto na ito at ang pagbabago ng Pilipinas mga kababayan. Kahit ngayong pandemic ay bumagsak talaga ang ekonomiya ng ating bansa. Kahit saan naman po ng sulok ng mundo ay apektado po ang bansa, bawat bansa mga kababayan ng pandemic na ito. Kaya atin po isipin at itanim sa puso't isipan natin sino po ang karapat-dapat na ihalal natin mga kababayan, no? Ayan. Upang mabago na po ang sistema ng ating bansa at hindi na po tayo mapag-iwanan ng ating mga karating bansa mga kababayan, no?
hindi na maghirap tayo mga Pilipino na tayo sa sariling bansa at inaalipin tayo ng mga taong ito, mga kababayan, ng mga elitista, mga kababayan, no? Sarili nating bansa ay parang pinapalayas na tayo ng mga elitista na ito, mga kababayan, di ba? Napakamahal-mahal na mga pilihin, mga kababayan. Sila nag parang sila na nung papalakan ng ating bansa, mga kababayan, di ba? Kaya ito po, mga kababayan, ito pang walang nagawa ng ating mahal na pangulo. Diba? Mapapawaw ka na lang, mga kababayan, dahil ang Manila binoon, napakasangsang ng amoy. Ngayon, makikita mo po, mga kababayan, ito na, mga kababayan, ang mga tao, hindi mo alam, sabi nga dito kahapon, may na-interview po tayo mga tao, ay galing pa po sila sa iba't ibang bayan. Dito, Bulacan, Paranaque, Cavite, mga kababayan, mga bikers, mga kababayan, saan-saan pa po, may Rizal, Talbat Rizal, mga kababayan, Antipolo. Ay, lalong-lalo na po dito sa malapit sa ating Manila Bay, dito sa Maynila, mga kababayan. Ha? Ayan po, hanggang doon na po. Ito po yung mga tao na ito, mga kababayan, ay lalabas, pag lumabas po yung sa loob doon, nasa Dolomite Beach, mga kababayan, excuse me po, dito, ay gugura na po din ito mga tao na nakapila po dito, mga kababayan, ang mga waiting dito na nakapila. Pag, siyempre may oras lang po doon ang mga tao na sa Dolomite, doon sa may seawall na ating Manila Bay. Dito lang po tayo, mga kababayan, dahil tayo makapasok at may bike po tayo, mga kababayan, no? Ayan, mahirap na po tayo. Iwas na lang po tayo, no? Layo-layo lang po tayo, mga kababayan, dahil nga po, sabi ko, nasa ilalim pa po tayo ng pandemic. Tingnan nyo po, mga kababayan, kung gaano po ito kadami ang tao na tuloy-tuloy po ang pagdami ng tao dito sa ating Manila Bay. Ayan. Hanggang mamaya pa po itong hapon, mga kababayan. Sa mga gusto po nga pumunta dito, mga kababayan, magdala po kayo ng face shield, face mask, at marami po pinagbabawal o regulation yan, mga kababayan. Marami po pinapatupad, bawal po magkain na doon sa loob ng Dolomite. Bawal po maglaro, bawal po swimming, mga daming bawal po, mga kababayan. Ayan. At syempre, sinashoutout po yung ating mga solid supporter. Si Mark TV po ito, mga kababayan, nagbago na po tayo ng pangalan, mga kababayan, no? Mark TV na po, hindi na po si Papa Mark. Shoutout po sa mga immigrant, Luzon, Visayas, Mindanao, mga immigrant natin sa iba't ibang bansa, sulok ng mundo, mga kababayan. Miga-miga lang shoutout ng bungga-bungga sa ating mga kababayan. Syempre sa mga solid DDS and BBA, mga kababayan. Ayan. Tingnan po, ando na po, mga kababayan, gumura na po at binuksan na po yung gate ng entrance. Ayan na po. Ayan. Tingnan po natin kung gaano yan kadami ang mga taong yan, mga kababayan. Kitang-kita po ang pagbabago ng ating bansa sa panahon ng ating administrasyong Rodrigo Roa Duterte. At syempre sa ating mahal na Mayor Isko Moreno. Ayan. Sa pakaraming nagdaan ng Mayor at administrasyong President, mga kababayan, sa ating bansa, ay sila lang po ang nakabigay ng pansin at solusyon sa basura dito sa ating Manila Bay. Sila po ang nakaparehabilitation ng ating Manila Bay, mga kababayan, dahil po ang ating mga basura ng ating mga kababayan ay tumambak na po dito sa Manila Bay, mga kababayan. Kaya ito po, ito na po ngayon ang Manila Bay natin, mga kababayan, no? O syempre, mga kababayan, huwag kalimutan ang mag-subscribe. Hit po natin ang notification bell para lagi ka pong updated every time na may bago tayong upload na video patungkol dito sa Manila Bay Rehabilitation. Okay. Siyempre, mga kababayan, like po and subscribe, mga kababayan. Pa-share na rin po, mga kababayan, or YouTube recommendation po, mga kababayan. Mag-ingat po kayo, mga kababayan, and God bless us all. Ingat, and I love you.